Sa ngala ng Ama, Tanganak at Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya ay naglihi lalang. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin. Welcome. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina, panalangin mo kami ngayon at kung kami mamamatay. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa akin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang ako ni Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao na Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa katakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparangang sa unang-unang ngayon magpakailanman. Pasawal. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon, Pura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan, ang kaniyang kapurihay manatili magpakailanman. Purihin ang Panginoon, siya'y ating pasalamatan sa pagsasama at pagtitipon ng kanyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan, ang kaniyang kapurihay manatili magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, pag-ibig ng Diyos Ama at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin yung lahat. Sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapagganyayang mga makasalan ay magsisisi, Kristo, kaawaan mo. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipapakitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo at mga kanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahala. Tingin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan na araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang. Amen. Iupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Huwag mong ikalungkot ng labis ang pag-alis ko kay Saul bilang hari. Magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko ng maging hari ang isa sa kanyang mga anak." Sumagot si Samuel, "Paano ako pupunta roon? Iyak na papatayin ako ni Saul kapag nalaman niyang nagpunta ako roon." Sinabi ng Panginoon, "Magdala ka ng isang dumalagang baka at sabihin mong maghahandog ka sa akin. Anyayahan mo si Jesse at ituturo ko sa iyo kung ano ang gagawin mo at kung sino ang papahihiran mo ng langis." Sinunod ni Samuel ang utos sa kanya ng Panginoon. Nagpunta nga siya sa Bethlehem. Siya'y sinalubong ng matatanda ng lungsod at nanginginig na tinanong, "Sa ikabubuti ba namin ang iyong pagparito?" "Oo," sagot niya. "Naparito ako upang maghandog sa Panginoon. Ihanda ninyo ang inyong sarili at sumama kayo sa akin." Pinahanda rin niya si Jesse at ang mga anak nito at inanyayahan sa paghahandog. Na magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, "Ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari." Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Huwag mong tignan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siyang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko." Pagkaaraan ni Eliab, tinawag ni Jesse si Abinadad at pinaraan din sa harapan ni Samuel. Ngunit umiling si Samuel at sinabi, "Hindi rin siya ang hinirang ng Panginoon." Tinawag ni Jesse si Sama, ngunit sinabi rin ni Samuel na hindi ito ang pinili ng Panginoon. Isa-isang tinawag ni Jesse ang pito niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, "Wala ka na bang anak, kundi iyan?" "Mayroon pang isa, yung pinakabata at pastol ng aking mga tupa," sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, "Ipasundo mo, hindi natin sisimula ng paghahandog hanggat hindi siya dumarating." At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya'y makisig na binatilyo, malusog, nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Siya ang hinirang ko, pahiran mo siya ng langis." Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakanya ang Espiritu ng Panginoon. Tapos, si Samuel ay umuwi sa Rama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, salmang tugunan. Si David na aking lingkod, ang hinirang kong ibinukod. Ulitin po nating lahat. Si David na aking lingkod, hinirang kong ibinukod. Ika'y nagsalita noon pamanguna sa mga lingkod mo at ipinakita
yangong pangitain at ito ang badya. Aking pinutungan ang isang dakila na aking pinili sa gitna ng madla. Tugon, si David na aking lingkod, nirangkong ipinukod. Ang piniling lingkod na ito ay si David, aking pinahira ng banal na langis. Kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Tugon, si David na aking lingkod, ang hinirang kong ipinukod. Ako'y tatawaging ama niya at Diyos, tagapagsanggalang niya at manunubos. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Tugon, si David na aking lingkod, nirang kong ipinukod. Tayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Humilde ang Diyos, alleluia, humilde ang Diyos, alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa tabi ng triguhan. Habang daay, nangingitil ng uhay ang mga alagad. Kaya't sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sinagot sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong si Abiatar ang pinakapunong saserdote? Nang siya at ang kanyang mga kasama'y magutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Ngunit kinain iyon ni David at binigyan pa ang kanyang mga kasama." Sinabi pa ni Jesus, "Itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kaya't maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng 20th week sa karaniwang panahon. At ang paanyaya sa atin ay ang pagkakaroon ng malawak na pag-unawa o yung tinatawag nga nating broad-minded. O sa ibang salita, no, pag sinasabi po ng mga nag-aalok ng mga lupa, ay kailangan magsimula muna tayo kung tayo'y mag-uusap, open-minded ka ba? Kasi kung hindi, walang anumang paliwanag ang maaring makapagbukas ng iyong isipan. Ang nangyayari sa atin ngayon, madalas ay nagiging agad-agad mapanghusga tayo. Kaya nga sa atin pong mga pagbasa, itinuro kay Samuel kung paano, o sa unang aklat, no, unang aklat ni Samuel, itinuro ng Diyos sa kanya kung paano dapat tingnan ang isang tao. Ayon siyempre, no, sa hinihingi ng panahon,
inihingi ng pagkakataon, dito po ay umahanap na o pumipili na ang Diyos ng papalit kay Saul. Kung maalala niyo po, kahapon sa kwento sa unang pagbasa ay hindi nagustuhan ng Diyos ang ginawang pagsuway ni Saul sa kanyang ipinag-uutos dahil lamang sa nanghinayang si Saul doon sa mga alagang hayop sa isang bayan na kanila pong nasakop. Kasi masigit nga na mahalaga yung pagsunod sa Diyos kaysa doon sa mga iniisip natin. At ngayon, isa-isa na pinalapit kay Samuel ang anak ni Eliab at base sa katayuan, sa pagtingin ni Samuel, okay na ito na maging susunod na hari. Pero ang sabi ng Panginoon ay puso ang dapat na tinitingnan. Mabilis tayong humusga base sa physical appearance o itsura na hindi natin sinasaliksing ang puso o nilalaman ng tao kung ito ba ay babagay o saswak sa isang tungkulin na ibibigay ng Diyos. Sa Ebanghelyo naman, itong mga Pariseo ay nagsisimula ulit no, na maging mapanghusga. At ang sabi nila, bakit ang mga alagad mo ay sumusuway sa utos ng araw ng pamamahinga? Ano ang sabi po dito? Ang mga alagad habang nasa daan, napadaan, kumitil ng uhay ng mga butil doon po sa triguhan, pumitas. So para sa mga Pariseo, ang nakita nila ay nagtatrabaho ang mga alagad na ito. Ayon sa batas o utos ng ipangilin ang araw ng pamamahinga, bawal kang magtrabaho. Naintindihan po ba? Kaya nga, di ba, pag kasalanan na itinuturing kapag hindi tayo namamahinga, kung araw ng pamamahinga. Okay, balik tayo dito. Inusgahan o hinatulan ng mga Pariseo ang mga alagad ni Jesus dahil para sa kanila, bawal yon. Ipinaliwanag na muli ni Jesus no, na sa kanyang kumbaga mga kausap na ang araw ng pamamahinga ay nilikha para sa tao. Hindi yung tao para sa pamamahinga. Pero dito po, nawa ay mas makita natin yung ating mga nagiging pag-uugali na nagiging makitid. At pag makitid na ang isip ng tao, agad-agad tayong nagiging mapanghusga. Lalo sa panahon ngayon no, na konting post lang, kahit hindi mo naiintindihan kung ano yung picture, pero base lang sa picture, eh hinusgahan mo na ang isang tao nang hindi mo na inaalam ang kabuuan. Yung bang bago itong tagpong ito may nangyari at pagkatapos ito may nangyari din, pero nakafocus tayo dito lang sa isang larawan lang na ito na ang daming pwedeng maging opinion, ang daming pwedeng maging paliwanag, pero nga dahil sarado ang ating isipan, hindi tayo naging open-minded, kaya kahit anong paliwanag, wala na tayong tinatanggap. Tuloy, imbis na maging maganda ang ugnayan o ang relasyon natin, laging sumasabog, laging nawawala, hindi tayo nagkakaintindihan. Pag minsan kapag, halimbawa lang, no? Kapag nagiging mapanghusga, makita mo lang na magkayakap ang isang taong dalawang tao, ay, makikiapid na. Ay, may relasyon na. Hindi pa natin alam bakit nagyakap. Hindi na natin inaalam yon.
nag-conclude na tayo, nabigyan na tayo ng tinuldukan mo na makasalanan ng dalawang yan. Wala nang nag-usap. Gagamitan na natin ng kung ano-ano mga batas, ng kung ano-ano mga alam natin na hindi tayo sumasangguni doon sa sinasabi nga dito no, na lawakan pa ang ating pangunawa. Ilang relasyon na ba ang natapos o tinapos ng dahil lamang sa agarang paghuhusga na may mali o mali ang kanilang ginagawa. Yanawa, sa pagpapatuloy natin ang ating pagdiriwang, ay patuloy din natin isaisip itong ginagawa sa atin ng Panginoon. Kahit kailan, ang puso natin ang kanya pong tinitingnan. Hindi sa kung ano man ang ating nagawa, kundi sa kung ano yung nilalaman ng ating puso na minsan bakit natin nagawa iyon. Naging bukas ang Diyos no, sa ating pong paliwanag. Kung tutusin, hindi na nga natin kailangan magpaliwanag sa Diyos kasi alam naman niya. Pero tiyakin lang natin na ating mga puso ay maging malinis at hindi tayo nagiging mapanghusga. Amen? Magsitayo po. Manalangin tayo sa Diyos Ama na tinawag tayong maging Kanyang malalayang mga anak sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesucristo. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng mga Kristiyano, naway ituring ang mga utos ng Diyos bilang pinto sa kalayaan mula sa pagkakasala at bilang paraan ng paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng mga mambabatas, naway gumawa ng makataong batas na maglilingkod para sa ikabubuti ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang batas na way huwag nating ilagay ng higit pa sa ating pagkatao, pagkus unahin ang pagpapatupad ng dakilang utos na magmahalan tayo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga nababahala sa kanilang karamdaman, na way makatagpo sila ng kaginhawahan at lakas, sa mga taong nagmamahal at kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumao, naway tanggapin ang walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganun din ang lahat ng mga kaibigan na mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, mga agarang paggaling ng mga mayroon, ang lahat ng mga kaluluwa, hinihiling na ipag-misang. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngala ni Kristong aming Panginoon. Amen. Bawat galaw.
sa palad mo. Manalangin kayo mga kapatid upang bagahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapan, na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukom. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, sa ipinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel ng sisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, may nagbubunyi sa iyong kadakit. Santo, 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 Panginoong Diyos ang makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ang aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni Egon, iniabot sa kanyang mga alakad at tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa hindi naman nang matapos ang hapunan, inawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasal. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Maginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Awaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Awaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang mas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas. Ang manamin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit, bigyan mo kami ngayon. Sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nakakasala sa huwag mo kami iwangin tulog sa puso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesus. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakataon. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumaiyo. Mabigayan po tayo ng kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin. Magsilohod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Palad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako tuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, igagaling na. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kami pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tumayin niyo ang Panginoon. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga.